po tayo. Magaling po ba si Miss Jinky? Yes. O, dapat milyong-milyong palakpak naman para kay Miss Jinky. Ayan. Kasama ko bukas ano yan sa Tacloban. Dalawang araw na presentation, Saturday and Sunday. So, kung meron kayong mga guest sa Tacloban, Jollibee Tacloban po, Pisa Mora Street, alas 3 ng hapon. Training is, tomorrow is OPP, parang ganito, and Sunday is training ng mga bagong distributor. So, may mga kaibigan kayo doon, mga kakilala nyo, pupuntahin nyo for the OPP tomorrow and training ng mga members naman on Sunday. Okay, so, nagustuhan nyo po ba ang product? Parang hindi ako kumbinsido sa mga sagot nyo. Nagustuhan nyo po ba ang produkto? Yes! Okay, ang pag-uusapan naman po natin, yung sakit sa bulsa. So, ang tanong, sino po dito may sakit sa bulsa? Taas po ang kamay. Well, pati pa ay tataas na yan. Okay, so, ganito po. Nung ako po yung na-imbita dito, hindi lang sakit sa katawan, pati sakit sa bulsa, meron na din ako. So, kailangan ko yung product. At the same time, kailangan ko rin po yung kitaan kasi nung na-invite po ako dito, nagkataon, naghahanap talaga ako ng extra income. Kasi yung dati kong trabaho po, dinaanan kami ng ng globalization. So yung dating operation namin na 24 hours a day, 7 days a week, naging apat na araw na lang, saka isang shift na lang. So nabawasan, marami na terminate na empleyado. And the same time, yung kami mga regular po, binawasan ng working days, naging apat na araw na lang. So ang tanong, pag nabawasan ang trabaho, di ba bawas din po ang kita, tama po ba? Ang tanong, ang gastos po ba nababawasan? Hindi naman pwedeng 3 days, 4 na araw lang kakain yung mga anak ko, yung 3 araw walang kain. Kasi walang trabaho. So, naghahanap po ako ng pagkakaabalahan ko, at the same time, pagkakakitaan, doon sa 3 araw ko nawala. Nagkataon naman, na-invite ako ng isang kaibigan ko dito, napaupo po ako sa harapan, and medyo nagustuhan ko po yung marketing plan. Sabi ko, hindi ko linya ang produkto kasi ang trabaho ko po sa Amarplex, ang ginagawa po na yung mga oven toaster, rice cooker. So, hindi ko linya itong mga pampapute, pampapayat. Ang unang tanong ko nga sa akin, ilang kilikiling maitimang hanapin natin para yumaman tayo dyan? Ilang bilbil ang tatanggalin natin? So, para sa akin, mahirap nung una yung diniscuss yung product. Pero nung diniscuss po yung marketing plan, doon na po nagbilog-bilog ang paningin ko. Doon na po nagkaroon ako ng interest. So, nag-decide po to work part-time with AIM Global. Nag-decide po ako na gawin na itong ika nga pandagdag kita din. Ang unang target ko, sabi ko sa nung sa nag-sponsor sa akin, turuan mo ako kung paano ay kitain yung kinikita ko sa full-time kong trabaho. Sabi ko, at least 25,000 na part-time, napakaganda. Gusto ko kasi pa nag-target, medyo challenging. Alam niyo, unang buwan ko, hindi ko nakuha, pero malapit-lapit na. Kumita po ako ng 18,000 on my first month dito ng part-time. So, yung nawala sa aking sweldo, nakuha ko sa AIM Global. Ito po maganda. Yung pangalawang buwan, medyo nagkaka-interest na akong pag-aralan mabuti ang negosyo. Alam niyo bakit? Yung kinikita ko po doon na 25,000 sa full-time kong trabaho, kinita ko po sa AIM Global ng isang buwan, 25,000 ng part-time. Parehas, pero mas maraming oras doon. 8 to 5 po ako dito, minsan every other day lang po ako dito. Pangatlong buwan, medyo nai-inlove na po ako sa AIM Global. Alam niyo bakit? Umakyat po ng 36,000 ang kinikita ko dito ng part-time. After a year, umabot na po ng almost 100, o more than 100,000. Pangalawang taon po, sabi ko sa boss ko sa full-time kong trabaho, "Boss, you're fired." Nag-resign na po ako kaagad doon. Alam niyo bakit? Kasi minsan yung sweldo ko po doon ng isang buwan, kinikita ko dito minsan isa dalawang araw lang. So nag-decide po ako ng mag-full-time. More than 20 years po ako nasa employment. Alam niyo, nung 2009, full-time na po ako nung 2009 dito. Last year po, 2010, nag-file po kami ng ITR. At alam niyo, nagulat ako sa figure na ipinile ko. Yung palang aking kinita sa AIM Global ng the whole of 2009, equivalent pala yun ng 20 years ko sa employment. So, ang tanong, ano po yung nasa-save kapag lumalaki ang kita? Yung time na supposed to be yung kikitain ko for the next 20 years of my life, kaya palang kitain sa negosyo ng isang taon lang. So, ang tanong, gusto niyo ba malaman ang sikreto? Yes. Sabi daw po, sa pagbe-bake daw po ng masarap na cake, hindi naman daw po requirements na maging master baker ka. Kaya mo rin mag-bake ng masarap na cake provided alam mo yung tinatawag na recipe, yung formula. So, ngayong hapon na to, bibigyan po namin kayo ng formula o science o recipe kung paano kikitain yung first million mo nang wala pang isang taon. So, ang tanong, gusto niyo ba malaman ang formula? Yes. Sigurado ba kayo? Lagi nyo ng konting lambing yung yes nyo. Wala ka buhay-buhay. Gusto nyo ba yung maman? Yes! Ayan. Okay. Ang unang principle ko po na natutunan sa AIM Global, ang sabi sa akin nung ni Sir Francis Miguel, sabi niya, profits are better than wages. Nasa for more than 20 years, nasa wages, kaya mabagal ang asenso. Ang naiipon mo dyan is utang.
Wages make you a living, profits make you a fortune. Nagkatotoo po. In 9 months ko po dito, nakapaglabas ako ng bagong kotse, Mazda 3. On my second year, another car, Montero Sport. So nakaraan taon, another car na naman po. Tatlong kotse na po nabili ko dito. And napakaraming travel incentive na ibinibigay ng company. Tulad tomorrow po, Tacloban. And na-qualify po for US travel sa AIM Global po. And alam niyo po, ayan, pinapalakpaan po yan. For more than 20 years po, wala akong natatandang travel incentive na ibinigay sa akin ng trabaho ko. Kahit trip to Fairview, walang trip to Fairview, libre, bus na lang, wala pa. Ngayon, ganito ang negosyo pag-uusapan natin mga kapatid. Pag sinabi negosyo, ano po yung unang pumapasok sa isip nyo? Puhunan, tama po ba? Wala pong negosyong walang kapital. At ang prinsipyo po ng negosyo, kapag malaki ang kapital, malaki ang kita. Kapag maliit ang kapital, maliit ang kita. Kapag walang kapital, may kapital po ba? Sablay ka sa sagot mo dyan. Wala, adi walang kita. Sabi ng iba, pwede naman laway ang kapital. Mga kapatid, mag-ingat po kayo sa mga negosyong laway ang kapital. Alam nyo bakit? Pag nagsimula po kayong kumita dyan, ang kikitain nyo po, baldi-balding laway. Kadiri ka naman dyan. Kahit saan pong negosyo, involve ang kapital. Tama po ba? Kahit makita nyo sa mga bangketa, yung makikita nyo mga tumpok-tumpok, bila-bila o 3, 10, 5, 100, involved po ang kapital. Tama po ba? Ngayon pag-usapan natin, anong sisimulan natin sa AIM Global? Una, dapat maging part yan ng kumpanya. Kumbaga sa franchise, dapat franchisee ka. Ang tawag po ng membership natin is Global Package. Parang pinaka-franchise mo na yan. Magkano po yan? Ang halaga po niyan is 7,980. Ang tanong, malaki o malaki? Mukhang nalalaki ng mga mata nyo. Sabi ko na nga ba? 7,980, malaki po yan, kapatid, kung titingnan nyo pong gastos. Pero maliit po yan kung titingnan yung kapital sa negosyo. Tama po ba? Tingin nyo, kung nasa labas po kayo, anong negosyo ang pwedeng itayo sa 7,980? Pwede po ba tayo magtayo ng Jollibee niyan? O ano, Starbucks? Anong negosyo ang pwedeng itayo sa 7,980? Sari-sari store? Walang store. Kasi yung business permit po ng pakarpintero na kulang na. Tama po ba? Mawala ng paninda. Ang awang ng mga sardinas mo, 1 metro na ang paninda mo noon. Tama po ba? In short, kung sa labas po ilalabas mo yan, wala gaanong decenting negosyo. Pero sa AIM Global po, yan po yung napakagandang negosyo. Kikita ka na ng maganda dyan. At nagiging malaki po yung 7,980 yan, depende sa kapalit o yung value na matatanggap natin. Parang ganito po. Naglabas ka ng 7,980, ang ibinigay namin kapalit sa'yo ay 1 pirasong Pentel pen. Tingin nyo, mahal o mura? 7,980 nilabas mo, ibinigay ko sa inyo kapalit, isang bagong Montero Sports. Mahal o mura? Di ba nagbabago ang sagot nyo? Kapatid, hindi ko binabago to. Ibig sabihin, hindi po mahal, hindi mura. Alam nyo bakit? Figure pala, kasi hindi mo alam ano yung kapalit. Tama po ba? Okay, pag-usapan natin, ano yung matatanggap nyo bago natin pag-usapan ng negosyo. Una, bibigyan po namin kayo ng 6,000 produkto, C24/7. Maswerte kayo ngayon kasi napakaraming package natin, hanggang 6 na package ata. At hindi lang 6,000, umaabot minsan 6,800 ang ating mga packages. Assorted po yan. Merong C24 complete and white light, or mamili po kayo sa mga packages natin. Approximately, more than 6,000 pesos po yan. Pag binenta nyo po yan, naghahabol na lang po kayo na less than 2,000. And bibigyan pa po kayo ng kumpanya ng 200,000 personal accident insurance. Yan po'y protection natin habang ginagawa ang negosyo. Huwag nyo munang pag-interesang kuhanin, ha? Sinong interesadong maka 200,000? Taas ang kamay. Ikaw, datake. O kayong tatlo, kuhanin nyo na. O para makuha daw to, tagpunta dapat ni Prudential Guarantee sa bahay nyo. Ang unang requirements na hahanapin dyan, dapat maliwanag ang bahay nyo. Pangalawa, mga mami at daddy, dapat medyo maraming tao. At pangatlo, dapat may umiiyak. At ang iniiyakan, yung gustong kumuha ng 200,000. Kaya huwag nyo pong pag-interesan, ha? Anyway, may 10,000 naman po kay medical reimbursement kung sakaling hindi ka natuluyan. Halimbawa, hindi naman lahat na aksidente, yari ka. Di ba? Halimbawa, naglalakad po kayo sa gabi. Yung aso ng kapitbahay nyo, aksidente nakawala. Nakagat ka ngayon. Ang tanong, aksidente ba yan o sinadya mo? Aksidente. Huwag mo lang sasadyain na ginagalit mo yung aso ng kapitbahay nyo para masakmal ka. Nag-interest ka sa gismil. Gumastos ka na anti-rabies, ang tetetano. Yung ginastos nyo po, mare-reimburse nyo po sa insurance provider natin. Maximum 10,000. Paano kung lumampas sa 10,000? 10,000 lang po mare-reimburse nyo. Paano kung bumaba, 5,000 lang? Yun lang po mare-reimburse mo. Kaya lang,
Kung 5,000 lang ginastos nyo, yung naiiwang 5,000, magagamit nyo po sa mga future accident pa sa loob ng isang taon. Kung sakaling may mangyari ulit, wag naman sana. Alam mo, kinabukas talaga medyo minamalas ka, nasakmal ka ng pusa. O, huwag kang magalala, missing kumil ka pa. Gumastos ka ng 3,000, may 2,000 pa naiiwan. Pangatlong araw, nalulong ka ng sawa. 200,000 yun. Kailangan mailuwal ka. Okay. And bibigyan pa po kayo ng company ng 50,000 in case of unprovoked. Yung mga unprovoked debt. Parang yung nangyaring ano sa Mega Mall, di ba? Sa SM, yung gwardiya, di ba? Umawat lang. Tawag ng unprovoked debt. Pag may nag-aaway, nakiawat ka, hindi naman ikaw involved at ikaw nayari, mga unprovoked debt nyo. Halimbawa, medyo masayahin ka. Mahili ka mag-video okay at kumanta ka ng My Way. At ang pagkakabagsak mo ng My Way, naging My We. Marami na mamatay daw. Killer song daw yun eh. So, 50,000 na tao. Mga unprovoked, mga hindi mo sinasadyang kamatayan. And, ito po protection lang natin mga kapatid ha. Ibinigay po ng kumpanya yan. Siyempre, lumalabas tayo. Mas maganda po, nakaprotektado po tayo. Tama po ba? This is renewable sa loob ng isang taon. I think mga 500 pesos lang po yan. And, bibigyan pa po namin kayo ng ATM. Diyan po namin ilalagay ang kinikita nyo. BDO, wala na po maintaining balance. Kung international po ang nag-member sa inyo, China Trust nyo po. Ang China Trust is Visa Electron. So kahit nasa ang panig ng mundo, yung peso account niya converted na kaagad kung saan bansa siya nagpunta. Nagpunta siya ng US, tita, US dollar. Pag nagpunta ng Canada, Canadian dollar. Pag nagpunta ng Hong Kong dollar. Pag napunta ng Pasig, tito, Pasig dollar. Peso po yan, Pilipinas po yan. So wala nang maintaining balance mga kapatid. Dagdag ka lang ng 200 for the processing. After 10 days, makukuha mo lahat ng commission mo, ipapasok po ng kumpanya dyan. Pwede ka rin mag-option kung gusto mo cheque. Pero sa ATM po kasi daily tayo. Pwede ka mag-incas daily. Pag cheque po, may cut-off po tayo. Every Thursday, makukuha mo the following Wednesday na. And maganda po niya, mabilis i-monitor ang account mo. Mag-login lang po kayo sa ating website, www.allianceinmotion.com. Lalabas po yung page na yan. I-click mo ang Philippines. Lalabas po ang activities natin sa buong Pilipinas. Yun yung mga business center natin nationwide. Meron po dyan members login na column. I-click nyo po yan. May username ka, may password ka, parang Facebook. Mag-login po kayo. Dito nyo po makikita ang mga taong bumili, ano ang binili, kailan binili, magkano kinita mo. Real time, yung update ng commission nyo po makikita nyo dito. Kung may pera dyan, i-click nyo po yung encashment, i-type nyo po yung amount na yan, kinabukasan po yan, nasa ATM mo na. Pinapalakpaan po yan. And, ito po maganda, bibigyan pa namin kayo ng pansimula sa negosyo, business kit. Andyan po ang company profiles, legalities, product brochure, application form. Pwede mo nang gamitin during one-on-one presentation. Andyan po yung mga tie-ups natin company. Yung mga top distributor ng company, andyan din po. At may kasama pong BCDN. Para makapagsimula ka na during sa mga one-on-one presentation natin. And bibigyan pa po namin kayo ng medical check-up. Dental screening, vision screening, pecalysis, urinalysis, chest x-ray. Libre na po. Kapag member ka ng kumpanya, approximately mga 2 to 3,000 pesos po ang value niyan. And lahat po ng bibili natin product, mga kapatid, bibigyan po kayo ng company ng 25% discount sa lahat ng produkto nating existing at mga palabas nating product. Marami po tayong mga bagong palabas sa product, hindi lang mga supplement, even yung meron po tayong Technofad, isang klase po ng iPad na medyo high-tech po yan. And palabas na rin po natin sa atin yung shampoo with complete and toothpaste with complete. So, intayin niyo po yun. Hindi lahat ng tao mahilig sa kape. Pero ako naniniwala, walang taong hindi nagtututbrush at hindi naliligo. Gagamitin, di ba? So, 25% ang diskwento mo doon. Walang minimum purchase. Hindi lang po dito kayo makakabili. Buong Pilipinas po, napakarami natin business center from Ilocos Region hanggang Mindanao. Meron po kayo mabibilang product. Even international. Bukas po ang Brunei, Singapore, Taiwan, ano pa? Hawaii, marami na po yan. Target natin ngayon taon na to, at least 10 countries ang buksan natin. So, palakpaan po natin ang kumpanya. And another benefits po na matatanggap natin, bibigyan pa namin kayo ng scholarship program. This is transferable. Not necessarily kung sino ang nag-member siya ang mag-aaral. Medyo kukunti ang estudyante. O, mga mamen sir, pag binigyan pa namin kayo ng scholarship, mag-aaral pa ba kayo? Hindi na mukhang estudyante, mukha na kayong principal. This is transferable, okay, mag-alala. Kapag tayo binigyan ng, kapag kayo nag-member po, binili yung global package na tinatawag, 7980, may matatanggap po kayong certificate of scholarship. Wala pong pangalan yan, dahil transferable yan. Right now, we have more than 500 colleges, universities, and nakatie up sa company. Isa po sa nakatie up is AMA CLC, Informatics, Datamex, selected branches of STI. And ito pong interface, medyo maganda-ganda kasi ito kasi hanggang 5 taong kurso meron dito. At medyo maganda ang discount ng interface. Ngayon, saan ba ang branch ng interface? Baka pagkalayo-layo niyan. May branch po yan sa Davao.
Kung gusto niyo pumunta kayo sa Davao, meron sa Cebu, meron sa Iloilo, may malapit naman yan. Meron niyang Recto, meron niyang branch sa, ano, sa Caloocan. Sa Maynila, dalawang branch niyan. Ang tuition fee po dyan, nagre-range ng 15,000 to 21,000 per sem, plus the miscellaneous fee of 2,500. Pinakamababang binabayaran ng isang estudyante dyan, mga 17,500 per sem. Pero pag kayo member po ng kumpanya at dala niyo po itong certificate na to, yung anak niyo po, hindi po yan ang babayaran. Bibigyan po ni Interpace ng 50 to 80% discount. So approximately, mga 7,500 na lang po ang ilalabas niyo. Magkano na save mo? Nakasave ka ng more than ng 10,000 per sem. 20,000 sa isang taon. Sa 4 taong kurso na lang, mga kapatid. Kasi nag-commerce ka. 4 taong kurso, nakasave ka ng 80,000. Magandang savings po ba yan, mga kapatid? Ngayon, kagandahan po dito, itong scholarship na to, hindi po hahanapan yung anak mo ng mataas na grado. Basta't pumasa ng high school yan, okay na yan. At wala lang entrance examination. Sa ibang kumpanya, sa ibang scholarship po, unang-unang requirements, dapat anak mo medyo matalino. Tama mo ba? Paano kung anak mo'y matalinaw? Ang tanong, sino mas marami? Matalino o ano? Matalinaw. So, ito na yung pagkakataon. Basta't pumasa ng high school, may ipagyayabang muna anak mo. Anak ko, scholar yan. Di ba? Scholar ng AIM Global. So, yan. Yan po yung kapalit. Nung nilabas mo 7980. Ito ang nilabas mo. Ito ang bumalik sa'yo. Ang tanong, lugi o panalo? Para po sa akin, hindi po yan panalo. Kasi yan po ay panalong panalo. Kasi kaya ka naglabas ng 7. Balakpak mo na. Kaya ka naglabas ng 7980, kapatid. Hindi lang para dito. Kaya ka maglalabas niyan, gusto mong magnegosyo. Tama po ba? Imagine, naglabas ka ng 7980, hindi ka pa nagninegosyo, nakasampan ang kapital mo. Ika nga, kumita o hindi ka kumita, panalo na. Tama po ba? Wala ka na inahabol sa kapital mo. Tama po ba? Okay, pag-usapan naman natin ngayon paano mag-generate ng profits ang negosyo mo. Isa ka ng member ng kumpanya. Nag-member ka na, nagpa-ID ka na, may website ka na, may produkto na, pwede ka na magsimula. Umattend po muna kayo ng training, NDO and ASAP, yung mga schedule po tayo. After na maka-attend po kayo ng training, simulan muna itong mga i-discuss ko sa iyo. Mga paraan ng pagkita. Una, ito po yung tinatawag na retailing. Kung mahilig kayo magbenta-benta ng product, yung nasa gawing tabi, yung po yung benta. Sa gawing gitna, sa gawing tabi, ito po yung mga product. Gawing kaliwa, yun po yung bili. Yung gitna, yun yung presyo. O, benta, ito yung bili. Ah, kita. Ang isang C24 po, ang benta po niyan is 1,200. Ang isang box ng C24, 30 capsule po to. So, pwede mong itingi-tingi to kasi naka-blister po to. Pwede kang ibenta ng per box, pwede mong ibenta ng per banig, or pwede mong ibenta ng per capsula. So, sa isang ganito, may 300 kayang kita. Sampu ka, magkano kita? 3,000. Dapat marunong ka lang magbenta. Ang isang produkto po, mahirap ibenta pag hindi ka marunong magbenta. Noong nagsimula po ako dito, wala ako sa selling. So, ang unang tanong ko sa sponsor ko, paano magbenta? Alam niyo, unang sagot niya sa akin, huwag ka magbenta, sir. Para makabenta, huwag daw ako magbenta. Sige, malabo at ayon. Paano makakabenta kung hindi magbebenta? Sir, huwag niyo pong gamitin ang selling. Kasi hindi ginagamit na approach sa negosyo, sa ganitong klaseng product, ang selling. Ang gamitin niyo pong approach yung tinatawag na sharing. Ano yung sharing? Ikaw muna daw ang gumamit ng product. Hindi mo may share ang beauty ng isang product kung ikaw mismo hindi naniniwala sa ibinebenta mo. Tama po ba? Nagbebenta ka ng C24, sasabihin mo magaling sa rayuma. Eh kung maglakad ka naman, hila-hila mo ang paa mo sa rayuma mo, may maniwala pa sa atin. Dapat ikaw mismo gumagamit. Tama po ba? Nagbebenta ka ng mga pampaputi, nuknukan ka ng itim. Makasabihin sa'yo ng kliyente mo, dilaklaki mo yung produkto mo. Iba po pag kayo personal na gumagamit. Tama po ba? Iba yung kwento mo. Iba yung discuss mo. Kasi ikaw mismo, ang gumaling. Halimbawa, diabetic po kayo. Napakaganda nitong product sa mga diabetic. Ininom mo to. Gumanda ang blood sugar mo. Eh may kapitbahay ka na diabetic mo. Tingin mo, mabibentahan mo? Mabilis ibenta. Kasi ang tanong lang naman yan, saan mo binili at magkano? Basta gumali sa product na to, isang binili yan at magkano. Hindi naman magtatanong yung pasyente ng, paka-explain mo nga sa akin ng scientific reason kung bakit gumaling ka. Doktor ang nagtatanong noon. Tama po ba? Pero yung pasyente, hindi lang, ang tanong lang yung magkano, saan mo binili, sa akin, eto presyo. Ganun lang kasimple po yan. Ngayon, kagandahan dito, mga kapatid, wala po tayong quota. Makabenta, hindi makabenta, okay lang. Sa ibang company mo, ang problema, may personal quota. Alam, makabuild ka ng mga 100 customer. Naku, buhay, kaya mo na magpaaral lang, anak. May mga downline po sa Laguna, kaya bumili ng motor, ito pa lang, ano, direct selling pa lang. Ngayon, sabi ko sa inyo, hindi po namin kayo uobligahin na magbenta. Kung gusto mo lang, magbenta. Kung ayaw mo, wag mo.
Pero kung hindi mo hilig ang pagbebenta, sikreto ganito. Mahihiyain ka. Nung ako empleyado, wala akong time eh. Kasi 8 to 5 pasok ko. Eh, sa operation po kami. So minsan may mga overtime pa. So wala gaanong oras ha, para mag-alok-alok ng product. Saka na, mahihiyain po ako nun. Ayaw ko magbenta. So gumagawa ako ng sub-agent. Ano yung sub-agent? Hindi lahat ng may imbita mong kaibigan may kapasidad na maglabas ng 7-80. Tama po ba? Pero marami silang kakilala eh. Gusto magbenta ng product, bigyan kita ng discount. 25% ang binigay sa'yo ng company. Kung kaibigan mo yan, kapatid, bigyan mo ng 10%. May livelihood na siya, sa'yo ang 15%. Pag siya nakabenta, masaya siya, mas masaya ka. Tama po ba? Kung kapatid na pwede mong gawin 20%, kung kapatid mo, basta't kadugo mo ha. Huwag mo ibibigay ng buo to ha, 25%. Dapat at least 20%, pinakamataas na yan. At least may kita ka kahit papaano. Tama po ba? Ngayon kung dati mong kaawayan, medyo masama pa ang loob mo, bigyan mo lang muna ng 2%. Sa'yo ang 23%. 2N1 yan, 2N1. Nakatulong ka na, nakaganti ka pa. Hindi, huwag niyong gagawin ito mga kapatid. Ito yung pinakamagandang partihan po. Sino po yung mga sub-agent na potential na mga kasama mo? Yan po yung mga taong mahilig magbenta, nag-iibon, nagnanatasya, Sarah Lee Borbrook. Di ba? Yung lahat din po, pagbukas ng drawer, andun na lahat. O, sino? Longganisa, mga ilo, di ba? Ngayon kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, sabi ko nga sa inyo po, hindi kayo obligado na makabenta ng marami. Makabenta, okay. Kung hindi ko makabenta, okay lang. Sa ibang kumpanya, yung kotang pumapatay na membership mo eh. Pangalawang paraan ng pagkita, ang tawag yan, direct referral bonus. Paano po yan? Ang trabaho mo dito, maghanap ng mga taong gusto mong tulungan. Kami po ang magpapaliwanag ng negosyo, ikaw ang mag-iimbita. Kada isang tao po na magiging part ng kumpanya, kapag siya yung nag-member o bumili ng tinatawag na global package, kapag ikaw ang nag-sponsor dyan, meron kang 500 na kikitain. Paano po yun? Once na nag-member po kayo, magkakaroon na po kayo ng tinatawag na DTC o Distributor Tracking Center. Ibig sabihin, nakalink na po kayo sa system ng kumpanya. Ikaw to, unang araw, inimbita mo ang kaibigan mo. Pero tip lang po, bago kayo mag-imbita, dapat marunong kang mag-imbita, ha? Attend po muna kayo ng mga trainings natin. Huwag kang sasabang mag-imbita pag hindi ka na-train kung paano mag-imbita. Kasi minsan, pag hindi ka marunong mag-imbita, pag nag-imbita ka ng dalawa, tatlo aayaw. Bakit tatlo? Pati ikaw, kasama sa nangayaw. Kaya importante na marunong kang mag-imbita. Huwag lakasan ng loob. May technique po yan. Okay, in-invite mo ang kumare mo. Na kumare, napakaganda ng negosyo ko. Pag nagustuhan mo, tutulungan kita. Pag hindi mo nagustuhan, okay lang. Importante, makita mo ang negosyong ginagawa ko. Pinaupo mo si kumare dyan. Paglabas ni kumare, baliw na baliw. Nag-join. Bumili ng global package. Nag-member. Dahil ikaw nag-sponsor dyan, 500 ang para sa iyo. Ngayon, paano makukuha to? Yan po yung nasa website mo. I-click mo yung website mo. Pwede mo na i-incas on the same day. Kung kumita ka ng 500 ngayon, i-click mo yung incasment, i-type mo ang 500, kinabukasan, pwede mo ng pan-shopping. Pwede mo ng pambili ng gamit mo. Another friend mo, effective na yung dialogue mo doon. Another friend mo, nagpangita na naman kayo. Naku, friend, tama-tama, nagpangita tayo. May maganda akong negosyong i-introduce sa iyo. Pag nagustuhan mo, tutulungan kita. Pag hindi mo nagustuhan, gustuhin mo. Pwersahan na to. 500 po ulit. Kada isang tao po na bibili ng global package, kapag ikaw nag-sponsor, may 500 ka. Makalima kayo, may 2-5 kayo. Makasampu po kayo, may kita po kayong 5,000. Ang trabaho niyo po sa una, dapat pag-aralan niyo mabuti how to invite. May iba't ibang paraan po ng pag-i-invite sa iba't ibang klaseng tao. Yung po itinuturo during sa training, sa NDO every Tuesday and Thursday, and sa ASAP training. Mas magandang matuto kang mabuti para pag tumawag ka sa kliyente mo, alam mo yung birada mo. Minsan sumasablay yung iba. So sa unang buwan niyo po, hindi niyo po trabaho ang magpaliwanag. Hindi niyo po trabaho ang pagkukumbinsihin ng kliyente niyo. Ang trabaho niyo po, mag-imbita, tumawa at pumalakpak. Mahirap ba yung tatlong yun? Imbita, tawa, palakpak. Subukan mo sa opisina mo, tawa palakpak si Sante, ang bagsak mo dyan. Tama mo ba? Dito pwede ka, 1,000,000, napakadaling gawin nun. Sa una, nakukornihan ako. Ano, 1,000,000? Kaya ako sumabay. Pero mamukat-mukat mo, tagasigaw na rin eh. Alam nyo bakit? Pag kumakapal ang bulsa mo, kumakapal pati mukha mo eh. Di ba? Okay. Number 3, napalakpak muna. Yun, ang trabaho mo. Yan, mga bayaran yan. Okay. Sales matching. Paano ba yung sales matching? Ang sabi ng company, mga kapatid, kapag daw po may pumasok na 1,200 points sa left mo at may pumasok na 1,200 points sa right mo, may bonus na 1,500. Sino po dito ang mga empleyado? Taas po ang kamay. Ay, marami. Oh, konti. O, marami.
Sa mga empleyado, kailan natatanggap ang bonus? Kada December, kada mid-year, tama po ba? Sa amin, kada December lang dati. Pero alam niyo ba sa M Global, araw-araw may bonus? Gusto niyo ba yan? Araw-araw may bonus? Ako po, ang bonus ko sa M Global, nag-average po yung minsan 10,000 to 24,000 per day na bonus. So gusto niyo bang ganun bonus? O paano yun? Sabi ng company, pag may 1-2 sa left, may 1-2 sa right, may 1-5 ka. Saan magagaling ang 1-2? Lahat ng binibiling product ni A, pag nag-accumulate ng 1,200 points, lahat ng binibiling product ni B, pag nag-accumulate ng 1-2, may 1-5 ka. Paano kung may maingay? Okay. Paano kung hindi bumili ng dalawa? Siyempre, naglabas sila ng 7-9. Di ba may product na ito na 6,000 pesos? Alam nga naman bumili ka agad. Ito po maganda. Ito po 7,980 na to, equivalent na po ka agad yan sa 1,200 points. Ibig sabihin, nung nag-join si A, may 1-2 na yan. Nung nag-join si B, may 1-2 na. Lumalabas, mga kapatid, sa dalawang package na binenta mo, kumita ka na ng 2,500. Maganda o magandang maganda? Palakpak muna. Yan. Tingin mo, itong dalawang kaibigan mo, hindi maglalabas sa 7,980 ako, hindi interesadong kumita. Tama po ba? Mag-iimbita ba si A? Mag-iimbita si B? Katulad mo rin yan. Katulad mo rin yan. Kaya nag-join sa negosyo, yan ay katulad mo rin mukhang negosyante. Mukhang pera. Mukhang negosyo nga eh. Negosyante. Hapit si A. Gusto kumita. Nag-invite ng dalawang kaibigan. Grabe. Nakuha niya ang dalawang kaibigan. Ang tanong, may kita si A? Wala. May kita, kumita siya ng 2,500. Bakit? May 500 GC, may 500 GD, may match din yan na 1,500. Masaya ang kaibigan mo. Bakit nakangiti? Kasi yung kita mo at yung kita niya, parehas na kayo. Etong si B, hindi kasing bilis nun. Medyo mahihain to. Nakakuha lang ng isa. Kapwa niya, mahihain. So may kita ba si mahihain? 500. Etong mahihain, nakakuha ng isa, mahihain din. Magano yan? 500. O dumadami sila, puro mahihain. Di ba? Hindi katuwira, mahihain. Eh, di maghanap ka na yung mahihain. Di ba? Yung mga bakla nga, dumadami, walang matres eh. Hindi ka nagtataka doon, walang matres, dumarami. Tama mo ba? Yung seahorse, may matres yung lalaki. Pero mga bakla, walang matres, dumarami. Okay. Ang tanong, mga kapatid. Ikaw ba nagtrabaho sa apat ito? Kapatid, ito maganda. Ang sabi ng company sa number 3, si D may 1-2. Si E may 1-2. Hindi ka nagtrabaho, may 1-5 para sa'yo. Si C may 1-2. Si F may 1-2. May 1-5 kahit natutulog ka. This time, kumita ka ng 3,000, ang nagtrabaho si A at si B. Yan na po yung tinatawag na law of leverage. Dumarami ang oras mo sa ibang tao. Tulad ko po ngayon, right now, ang group ko po, total, left and right, almost 20,000 na tao. Hindi lang po Pilipinas yan. Lumabas na po ang Singapore, Malaysia, ang Hawaii ko, napakalakas ngayon, may Dubai kami. And mas marami na ngayon pumapasok sa akin international kumpara sa local. So ano nangyayari? Alam nyo sa isang araw po, ito po yung actual na genealogy eh, pakita ko lang po sa inyo. Tingnan mga pangalan po, ito Muslim to eh. Ito local to, JE. Pero Jeng Jeng, o Sabu, Sabu din, o, ano din mula, ano. Jeng Jeng, ganda ng pangalan, Jeng Jeng, ano. Pero Muslim, Jeng Jeng siya. Okay, ito HW, hindi po Pilipinas siya. Sa mga distributor, alam nyo HW Hawaii. SNG is Singapore. Ang Brunei is BR, ang code. So pag J is local, HW, mga Hawaii po yan. Kung itinyan niyo po ang date, pare-parehas po yan eh. Kulang-kulang, mahigit 30 po yung taong yan pumasok isang araw lang. Hindi ko na po mga kilala yan. Hindi ko po kilala yung mga yan. Isa lang naiintindihan ko dyan. Lahat yan may 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Maganda po ba? Okay. Kasi dito na, i-click mo na yung customer. Nakita mo ngayon araw ito, may perang 20 mil. I-click mo yan. Kinabukasan, nasa ATM mo na yan. Ganyan kabilis po yan. Pero lahat ba babayaran? Gaya nung sinabi ko sa inyo, paano pumasok dito? 100. Dito 100. 100 ang 1-5 ba ang bayad sa'yo? Hindi po. Meron din sinatawag na safety net ng kumpanya. Kasi pag nawala to, magkukulaps po ang kumpanya. Tingnan nyo po mabuti, mga kapatid. Di ba nung nag-join po ako, ang binayaran ko 7,980? Ang binabayaran sa akin ng kumpanya ngayon, 300, 400, 500,000 per month. Eh baka pag-join mo dito, kulaps ng kumpanya sa laki ng binabayaran sa atin. Eh ano yung safety net? Bakit for the past 5 years, ganda na kinikita nyo, hindi nagkukulaps ang company? Ito po maganda. Ang sabi ng kumpanya, meron daw tinatawag na ceiling of income per account. Ang pinakamalaki daw na babayaran sa'yo. Hindi lahat ng papasok sa ilalim mababayaran. May pinakamalaki. Ang pinakamalaki lang po is only 16 pairs. Ibig sabihin, kung umasok dito 100, dito 100, ang bayad lang sa'yo 16. Yung 84, yan po ipupunta sa kumpanya.
Mas malaki po ang kinikita ng kumpanya kumpara sa'yo. Ikaw, 24 mil ka lang isang araw, sila, mas malaki. Kapag ang kumpanya po ba kumikita, magsasara po ba yun? Anong yes? Ang mga nagsasara ang kumpanya po, yung mga hindi kumikita. Pero ang kumpanya kumikita, kapatid, hindi magsasara yan. Ibig sabihin, sa isang account, ang pinakamalaking pwedeng kita ay 16 payers multiplied by 1.5, pagtsagaan mo na muna ang 24 mil kada isang araw. So ang tanong, pwede na po ba sa inyo ang 24,000 per day? Parang hindi, parang malungkot yung iba. 24,000. Pang-ayos naman lang, di ba? 24,000 iced tea, sabog ang pantog mo dyan. Mag-iihiga dyan. Okay, maganda po ang binary plan. Actually, sa Pilipinas po, yan po isa sa mga patok na marketing plan. Kaya lang in-enhance natin kasi point system tayo. So, ang product, ang binary po natin, nagmamats po ang tao sa tao, nagmamats po ang tao sa produkto, at produkto sa produkto. Ganyan, aganda, ang buy points tayo. Ang problema sa binary, magsitahimik, ang problema sa binary, ang problema sa binary, pag maingay, kasi mahirap mag-explain, di ba? Anong problema sa binary? Pag imbalance ang network mo. Paano yung imbalance network? Halimbawa, nag-join po kayo. Sobrang habit mo, ang unang na-invite mo din sa left side mo, hindi pangaraniwang nila lang. Isang halimaw. Palamak. Lahat ng kakilala, iniimbita. Kakilala, hindi kakilala, iniimbita. Mabilis bumuluso ang grupo. Wala pang isang taon, may 5,000 ang downline niya. Super bilis. Sa kabilang side, ang na-invite mo dito, hindi halimaw. Ka-opposite ng halimaw. Ang na-invite mo dito, tarsir. Alam niyo ba yung tarsir? Ang tarsir, kahit gulatin mo ng gulatin, nakaganon lang yan. Hindi po ng kaibigan mo, magbenta ka naman kahit isang... Isang taon ka na dyan, isang kape, wala kang benta. May magbenta ka na para tayo kumita. Ang sagot lang nito, ganito, paano? Mag-invita ka ng ano? Eh, wala lang sustansya, walang benta. Kapatid, pag sinabing sales matching, ganito po yan. Dapat ito, may 1,200 points at yung itong taong to may 1,200 points. Babayaran ka dyan ng 1.5. Paano kung wala to? Wala ang 1.5. Kahit mil, kahit abuti ng 1.2 million points yan, wala ang kikitaan dyan sa binary natin. So, anong ginawa ng company? Ang sabi ng company, kahit wala daw to, basta gumalaw itong kabila mo, pwede ka nang kumita. Hindi na pinag-uusapan dito kung ilan na imbita mo. Sa binary po kasi, required ka at least dalawang tao maipasok mo. Pero dito sa number po na pag-uusapan natin, sa Unilevel, hindi na po dito pinag-uusapan kung isa o dalawa o sampu inimbita mo. Okay lang kahit isa lang makuha mo. So ang tanong, sino po dito isa lang ang kakilala? Taas po ang kamay. Alam man ang phone book ng cellphone, isa lang. Nanay pa niya. Okay. O worst scenario, isa lang nakuha mo. Pero kung isa lang makuha mo, dapat yan isang... Dapat isang halimaw. And na-invite mo, doktor. Ito maganda. Marami na po mga prescribing doctor ngayon. Mga prescribing dispensing doctor ang kapartner ng AIM Global. Tulad ko, sa ilalim ko, marami mga prescribing doctor. Imagine na nakuha mo isang doktor. Nagbebenta ng product ng kumpanya. Pini-prescribe niya yung produkto natin sa mga pasyente niya. Ang sabi ng company, lahat ng bibilin, gagamitin, ibebenta ang produkto niyan, 10% commission mo. Hindi ikaw ang nagbenta, hindi ikaw ang kapital, hindi ikaw nag-effort, pero sabi ng company sa number 4, lahat ng direct mo na ikaw ang nag-imbita, 10% para sa'yo. Maganda po ba yun? Tingin mo halimaw yan, nalilisik ang mata niya. Di ba, nag-imbita to, ng 10 kaibigan niya. Etong 10 kaibigan niya, hindi mo kakilala kundi kaibigan ito. Wala kang effort sa pag-iimbita, pero sabi ng kumpanya, lahat ng bibili at gagamitin produkto niyan, 5% punta sa'yo. Ang tanong, mapipigilan mo ba to? Hindi. Ikaw pang nag-join ka at sabihin sa'yo na nag-imbita, huwag kang mag-iimbita. Sawa-sawa na akong kumita. Papayag ka ba? Hindi. Diba? Nag-imbita na naman to. Grabe, tigik-tig sa 10 lang. Pangatlong level, 5%. Hanggang ika-10 level, hanggang up to 10th level, ito po maganda. 5% from the second down to the 10th level, 5% ng ginagamit at ibinebenta ng mga yan, tuloy-tuloy sa'yo. Maganda o magandang-maganda? Ayan. At yung account mo, yan ang kagandahan sa AIM Global na gusto ko po, transferable, na ipapamana sa beneficiary mo. Halimbawa, after 1 year, nag-100,000 ang kita mo sa kumpanya, eh biglang may nangyari sa yung hindi maganda. Na-invite ka ngayon. Na-invite ka ni Lord. Na nag-invite si Lord sa taas, na-recruit ka ni Lord. Ay, yung kinikita ng account mo, 100,000 per month, ibig sabihin mo, forfeited na account mo, ito po maganda sa kumpanya. Kapag kung sakaling ganun mangyari, wag naman sana, yung kinikita niyo po sa kumpanya, yung po ipamamana ng kumpanya sa direct beneficiary mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo.
Kaya kahit wala ka na sa mundong ibabaw, ang mga naiwan natin, masasaya. Bakit masaya? Kasi wala ka na. Ah, kasi hindi kumikita. Maganda mo ba yan? Oh, palakpa mo na. Eh, paano kung isa kang tarsir? May pag-asa pa ba ang buhay? Sa ibang kumpanya, pa ikaw nagpaka-tarsir-tarsir, hindi ka nagbenta, hindi ka nag-imbita, kalimutan mo nang mabawi ang kapital mo. Pero alam niyo ba sa IM Global, may mga tarsir na kumikita. Paano kikita? Hindi nag-imbita, hindi nagbenta, makikita? Paano yun? Okay, ganito po. Ilagay natin ang senaryo, ikaw to. Imagine tong kaibigan mo talaga nakomatosa ng tuluyan. Hindi na gumagalaw, bahala, manhid na talaga. Isang araw, may naimbita ka isang kaibigan mo, si Kay. Alam mo si Kay potential. Alam mo si Kay, may dugong nananalaytay ng isang halimaw. Saan mo ilalagay si Kay? Sa grupo ni halimaw o sa grupo ni tarsir? Di ba ilalagay niyo po dito yan? Ang tawag po dyan, spillover. Spillover. Kapag nilagay mo dito yan, yung 500 pesos na direct referral bonus, sa'yo pupunta, hindi sa kanya. Kasi ikaw nag-imbita dito. Pero ito maganda, yan po yung mapapakonect sa network ni tarsir. Eh, halimaw din to. Lalaki ang grupo niyan. Kapag lumaki ang grupo niyan, itong tarsir na to, ang pinakamasayang tarsir. Ngiti ang tarsir. Alam niyo bakit? Ito po number 4. Ito po yung dinisign ng company. Yung number 5 pala, sorry. Unilevel pa rin. Pero pinag-uusapan placement. Dinisign po yan sa lahat ng mga tarsir. So, isa ang talaga tarsir. Ito ang tawag yung positioning. Kaya magmadali kang pumosisyon. Bakit? Nag-join ka. Di ba itong upline mo, bukas mag-iimbita uli? Malay mo, nakaposisyon ka na. Eh, nalagyan ka ng tao na mas malaki ang pangarap sa'yo. Ang pangarap mo lang, kotse. Eh, nalagyan ka ng tao, ang pangarap nito, barko. Tingin mo kaya titigil to? Barko pangarap niyang bibili pa ng dagat yan. Bumili ng dagat, walang barko. Kakaiba. Nalagyan ka ng tao, ito maganda. Lahat ng ibebenta ni Kay na produkto, simula sa kanya, down to the 10th level, 5% punta dito. Yung 5% punta sa'yo. Masaya o masayang masaya? Lahat masaya. Tama mo ba? So, imagine eh, nalagyan mo lang siya ng tao, pero yung 5% punta dito, yung 5% punta sa'yo. Kaya na nakita ko po itong marketing plan na to, syempre, minaximize ko na. Bakit? Sabi ko, ayoko namang ibigay yung tao sa kanya, tapos kikita siya. Okay, makatulog, pero kung hindi magtatrabaho, ayokong tulungan. Ang ginawa ko po dito, ganito ginawa ko. Pinasok ko dito wife ko, pinasok ko dito anak ko. Bakit? Pag naglagay ako ng tao, yung 5% punta sa anak ko, yung 5% salo. Eh ginawa ko po dito, pinilagyan ko na ng mga tao yan. Tigagalwa. Alam niyo po itong wife ko, hindi mahihiyain. Kasama ko nga, pero mahihiyain. Noong nakaraang October po, noong nakaraang 2010, nabigyan po ng award yan, Millionaire's Club ng kumpanya. Mahihiyain yan. Di ba? Bakit? Etong nailagay ko sa kanya, puro mga ano, puro mga halimaw, mga nalilisik ang mata. Kaya pa, ina-armalite ang 1-5. So, bago po kayo magpasok ng tao, tip, i-consider nyo muna, iunan nyo yung pamilya nyo. Kasi, ang tapo ng tapo, babae, maglagay ka na ng tao sa ilalim, iunahin nyo yung pamilya nyo. Number 6, kawalian na po to. Dito, kailangan po kayo ma-promote. Bawal ang tarsir sa number 6. Hindi ka talaga ikita sa number 6 kung isa kong tarsir. Once na naglabas po kayo ng 7980, ang tawag sa inyo ng kumpanya is distributor. Kaya lang, habang distributor, ang rank nyo po sa number 6, zero rebates kayo. Pero sa mga unang pinag-usapan, 1 to 5, makikita ka na. Sa number 6 muna, wala. Kailangan po kayo maging silver executive para makikita po kayo 10% sa benta ng ilalim yung distributor. Kapag po kayo naging gold executive, magiging 20% ang kinikita mo sa sales ng distributor at may 10% ka naman komisyon sa mga silver na nasa ilalim mo. Once na naging gold po kayo, may 30% po kayo sa mga distributor na nasa ilalim mo, 20% ang kita mo sa mga silver ang ranking sa ilalim mo, at may 10% ka sa mga gold na nasa ilalim mo. Ang tanong, paano maging global ambassador? May requirements po. Ayan, requirements. Simula distributor silver, kailangan mo 10 points. Gold is 100 points and global is 1,000 points. Ano yung mga points na yan? Lahat po ng produkto, meron tinatawag na positional points. Ano yung positional points? Ang limang C24 po, equivalent po yan sa 1 point. Ang anim na complete, equivalent to 1 point. Lahat ng product na binibili ng ilalim mo, nag-a-accumulate po yan. Pag inabot ang 10 points, silver ka na. Pag naka 100 points, gold ka na. Pag naka 1,000 ka, global ka na. Yan tanong, yan ba'y benta ko mag-isa? Ako lang ba magbebenta? Hindi po. Yan po'y accumulation of group pre-order. Ibig sabihin, yan po ay benta mo at benta ng buong grupo. Hindi mahirap kasi yan ay benta mo at ng buong grupo mo and no time frame.
Sa ibang company, ang mga requirements may time frame. 2 months, 3 months, pag hindi mo na-hit, back to zero ka. Tayo po, no time frame. No demotion and no pass up. Anong tinatawag na no pass up? Halimbawa po, nagsimula kang part-time. Pero hakot dito, hakot doon. Ang dami mong inimbita. Lahat ng kakilala mo, inimbita mo, isa lang naniwala sa'yo. Nanay mo. Nanay mo, pinagtanggol ka, anak. Hakot din tao. Humakot ang nanay mo. Sa dami na hinakot ng nanay mo, isa lang nakuha, tatay mo. Ang tatay mo, ganun din. Tigisa lang sila. Sa bagay ng ilalim, kapatid, may isa nag-full-time. Seryoso sa negosyo, katulad ko, nag-resign na sa trabaho, nag-full-time, kinaril ang negosyo, lumaki grupo. Na-promote to na global ambassador. So, ano mangyayari? Pag sinabi, no, pass up, pag yung ilalim mo na-promote, kapag ito ang na-promote, eto, pati ikaw kapatid, global ambassador. Sa maganda o magandang maganda. Tulad ko po, nagsimula akong part-time. Innocent pa sa ganitong klase negosyo. So medyo nangangapa nung una. Siyempre, nag-iimbita ka. Como empleyado ka, sinong prospect mo? Empleyado rin. Tama po ba? So karamihan ang imbita ko, mga co-employee ko. Minsan, mga kaibigan ko na empleyado din. Medyo mabagal ang galaw. Sa bandang ilalim, medyo may lumabas ng mga doktor, mga prescribing doktor. Kaya nung na-promote po yung ilalim, pati po ako natangay sa pagiging global ambassador. Hindi po ako doktor. Nagkataon, yan, palakbak. Nagkataon, maraming doktor sa ilalim. Ako po'y ano, MD. Sabi ko sa inyo kanina, MD. Ano MD? Mukhang doktor. Yung tunay na doktor nasa ilalim po. Pero alam niyo po, sabi nga, profits are better than wages. Yung mga doktor nagre-reseta pero may profits ako kinikita sa kanila. You have to leverage your time. Hindi mo kailangan mag-aaral ng 10 taon sa pagka-doktor para kitain ang kinikita ng doktor. Kaya mong kitain more than ang kinikita ng doktor kung alam mo yung tinatawag na network marketing. Bakit? Kung may downline kang doktor, talong pa ang doktor. Tama po ba? Okay. At ito po maganda. Once na naging global ambassador po kayo, pag na-hit yung tinatawag na profit sharing, pag na-qualified, iba po yung, hindi lang basta global ambassador, meron tayo na tinatawag na qualification for global ambassador sa profit sharing. Pag na-hit nyo po yung profit sharing, ito po maganda, 3-5% nang kinikita po ng kumpanya, yan po'y napupunta sa mga global ambassador. Ang tawad yan, profit sharing. At isa sa mga incentive na matatanggap nyo, bibigyan po kayo ng company ng all expense paid sa US. Sagot na po yan ng Nature's Way. Tulad ko po, isa po sa nakatanggap na incentive niyan. So, isa sa mga ibinigay sa akin incentive ng company is US travel. Napakaraming travel po ng company. So, ang tanong, nagustuhan nyo po ba ang negosyo? Yes. Nagustuhan nyo po ba ang kitaan? Yes. Gusto nyo ba yumaman? Hindi lahat sumasagot. Amang hindi sumagot, may sumpa. Maghihirap ka hanggang 3rd generation. Okay, ulitin ko tanong. Gusto niyo ba yung maman? Yes! May isang libro na basa. Sabi doon, a yes without action is like a gun without bullet. Kahit anong lakas daw ng yes, kapag labas mo na, wala kang gagawing action, walang silbi daw po yan. Ngayon, may bibigay po isang technique sa inyo. May ginagamit, iba't ibang grupo yung mga technique po yan. Pero, magsashare ako na isang strategy para mas mapabilis ang ano. Sabi daw po, pag yung cross-stitch, di ba, pag tinanggal mo yung pattern, mahirap magtusok, di ba? Pero pag binigyan namin kayo ng pattern, mas mabilis gawin yung negosyo, tama ba? Ngayon, bibigyan ko kayo ng konting pattern. Para pag-uwi nyo, meron kayong kaunting idea. Sa lahat ng negosyo, meron pong tinatawag na law of averages. Ginagamit ko po sa training ko sa grupo yan. Ang tawag dun sa academy ng grupo namin is BSM Academy. Alam nyo po ba yung BSM Academy? BSM. Yan po yung academy sa mga BSM. Anong BSM? Bachelor of Science in Millionaireing. No, gusto maging millionaire, oh, diyan kakasa adding yan. Isa po sa slide na pinag-uusapan diyan, the law of averages. Ang sabi dito, hindi daw po lahat ng iimbitahin nyo, oo. Mas marami ang aayaw kaysa, oo. Pero may isang sigurado po. May isang sigurado. Merong oo sa'yo. So, ano yung tinatawag na batting average? Kapag daw po kayo nagsimula sa negosyo, kapag after your training, sumating ka ng mga NDO, natuto ka na mag-invite, sa 10 tao daw na madadala mo dito, ang pinakamababang mag-yes daw dyan is 2. Ibig sabihin, pag inulit mo yung 10 yan, meron ka uling 2. Tama mo ba? Parang ganito, kumausap ka ng 10, nakakuha ka ng? Ibig sabihin, pag kumausap ka uling ng 10, meron uling? At pag kumausap ka ng 10, meron uling? Ang tanong, ilan ang umaayaw kada 10? Marami po nagkukwit sa network marketing, hindi dahil nakakuha sila ng 2. Kasi nireject sila ng 8. Anong point doon?
bakit ka umayaw? Eh, may makuha ka ng dalo. Pwede ka na yumama kapag nakakuha ng dalo eh. So you have to discipline your disappointment. You have to discipline your disappointment. Yung walang emosyon. Kung gusto niyo umama ng mabilis, walang emosyon sa komisyon. Kung gusto niyo ng mataas na komisyon, tanggal lang emosyon. Ito, what if? Ito po maganda dito. What if nagduda ka dito? Pinagdudahan mo yung sinabi ko na kapag kumausap ka ng 10, makakakuha ka ng 2. At sinabi mo sa sarili mo, subukan ko lang. Kung hindi to, kung totoo o hindi. Pagkasubo ko, kung mangyari, okay. Kung hindi mangyari, okay. Sinubukan ko lang. What if, sa unang buwan mo, nag-materialize sa'yo yung sinabi ko, na kumausap ka ng 10, nakakuha ka ng 2. Ito nangyari. Sa unang buwan mo, nakakuha ka ng 2. And, dahil ang commitment mo medyo mababa, nung nakakuha ka ng 2, nag-quit ka na, iyoko na. Eh, totoo eh. Nakakuha ko ng 2. Okay na sa akin yung 2-5. What if, eto ba maganda, lahat ng nakukuha mong downline, ang mentality katulad mo, na pag nakakuha ng 2, nag-try lang, in-apply law of average, ganoon ang nangyayari, nag-quit. Instead, nakakuha ka ng 2, you quit. Nakakuha ito ng 3, and they quit. Itong apat, ganoon din, nung nakakuha ng 2. What if, in 1-year program, ganyan ang nangyari, ganyan mabagal, ha? Kumbaga sa malas, hindi lang, ang balat wala sa puwet, nasa mukha na. Ito yung mga grupo ng mga quitters, nangangayaw, mangangayaw. Ito mangyayari. What if in 1-year duplication of 2? Ito yung mangyayari sa inyo sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon, tigagalwa lang ang nakukuha ng kada isa at nangangayaw, pagtsagaan mo ang total nakita na 2.9 million. Kung dalawa lang ang makuha mo. Kung dalawa lang. O, lagyan natin ng konting kamalasan pa. Ito, 100, tigagalwa. What if 10% lang ang mangyari sa sinabi ko? Ibig sabihin sa mga taong yan, 10% lang ang nakakaobliga na kumuha ng 2. 10% of 2.9 million, magkano yun? 296,000. I-divide mo ng 12 months yan, magkano yan? Roughly, mga 27,000 kada isang kapatid, saan ka makakita ng sweldong ganyan? Kung 10% lang ang mangyari, what if etong mga to gumagamit ng produkto? Nakikita sa Unilevel third step? What if sa ilalim mo miseryoso? Dito lumabas ang US mo. Dito lumabas ang China mo. Bansa sa bansa ang nagbabanggaan. Anong mangyayari sa'yo? Para kang ina-armalite ng 1-5 yan. Tama po ba? Palakpak. Pero pag nag-join po kayo, hindi po namin gabibigyan ng target. Pinakita namin sa inyo yung pinakamababa. Worst scenario lang po yan. Pag nag-join po kayo, ito po yung gawin nating, ang tawag namin dyan, income thermostat. Income thermostat. Parang ganito po. Yung aircon ba, malamig ba yung room natin? Malamig ba? O tama lang. Alam nyo bakit malamig? Kasi nung ino-on yung aircon, ini-adjust yung thermostat. Nung ini-adjust yung thermostat, nagtrabaho yung compressor, bumaga ng malamig na hangin. And nung na-reach yung temperature, tumigil yung compressor. Ano nagpapatigil sa compressor? Yung setting of thermostat. Tama ba? Anong point doon? Pag isinet namin yung income nyo, at sinunod mo to, magsisimula magtrabaho yung isip mo, yung katawan mo. Ito yung unang target mo. Isipin mo, ito yung binigay na target sa inang upline mo. Apat na kaibigan ang kailangan makuha mo sa unang buwan. Mabagal yan, ha? Pag ako binigyan ng target ng upline ko na apat na kaibigan, kaya kong tapusin isang araw yan. Pwede mong gawin isang araw, isang linggo, pero what if isang buwan nangyari to? Pwede kang mag-open ng isang account lang, 7,980. Starter kit ang tawag yan. Ikaw yan. Kung apat ang kaibigan mo, ganito diskarte. Ilagay mo yung 2 sa left, ilagay mo yung 2 sa right. Depende sa kanilang effort. Kung ito mahina, huwag mong pagsamahin yung 2 mahina. Isang malakas, isang mahina. Ganun gawin mo. Dapat laging balanse. Magkano ikita mo? May apat yung 500. May kita ka ang apat na 500, 2-1-5, total na kinita mo 5,000. Ito po may kasamang produkto. 6,000. Kapag nabenta niyo po yan sa Ismail, 11,000 ang bumalik. Ang tanong, bawi o bawi? Huwag mong ibenta ang kalahati ng produkto. Panggamit mo yung 3,000, ang kapital mo, sampa na sa'yo. May panggamit ka na, may panggamit ka na, sampa pa ang kapital. Tama po ba? Siyempre, itong apat mong kaibigan, kaya po yan nag-join katulad mo rin yan, gustong kumita. Tama po ba? Turungan mo sila. Ituro ko sa'yo yung law of average. Ginawa nito, nag-negosyo, lumaki grupo. Ang maximum earnings po niyan, pag lumaki ang grupo niyan, pinakamalaking kita ng single account, 24,000 per day. Ito yung second option. Ang tawag dito, entrepreneur business package. This time, hindi ka mag-o-open ng isa. Gagawin mo katulong ginawa ko, 3. Ipasok mo ikaw, asawa mo, anak mo. Pwedeng hindi sila magtrabaho, ikaw ang magtatrabaho, pero this time, same effort. Yung apat na kaibigan,
Yung dalawa ilagay mo sa anak, asawa mo. Yung dalawa, ilagay mo sa anak mo. Ilang 500 meron ka? Meron kang 6 na 500. Total yan, 3,000. Meron kang, ba't naging 6? May 4 na kaibigan lang. Asawa at anak mo nakadirect sa'yo. So may kita kang 500 dyan. Ikaw may 3,500. Ang asawa mo hindi nagtrabaho, kumita ng 1,500. Ganon din ang anak mo. Total na 1,500 niyan, 5, 7,500. Idagdag mo 3,000, 10,500. Di ba may prada kada isa? Magkano prada ng kada isa? 6,000 times 3, magkano po yun? 18,000 ang product. Pag nabenta ng product, 28,000 ang babalik. 28 ang bumalik. 23 kapital. Bawi? O bawi? Bawing-bawi, kahit huwag mo ibenta ng isang set ng product, pang gamit mo to, pang benta yung dalawa, bawi ka pa rin. O anong pagkakaiba nito, mga kapatid? Siyempre, katulad na nangyari doon, gagalaw si A, gagalaw si B. Kapag lumaki ang grupo ni A saka ni B, ang wife mo, ang pinakamalaking pwedeng kitain nito katulad nun, 24,000 per day. Pag gumalaw si C, gumalaw si D, ang ceiling of income ng anak mo katulad din nun, 24,000 per day. Pag nag-24 din dalawang yan, itong motherhood mo, 24 din. Ibig sabihin po pala, ang three headers po, hindi 24,000 per day. Ang three heads po, tatlong 24 or 72,000 per day. So, ano mas gusto nyo? Kumita ng 24,000 per day o kumita ng 72,000 per day? Mas maganda po yung 72,000. Sa negosyo po, ang pinag-uusapan, hindi yung kapital. Ang pinag-uusapan sa negosyo, yung balik. Yung ROI. Ang mga negosyante, hindi gaano tumitigil sa figure ng ilalabas. Tumitigil yan sa figure ng babalik sa kanila. Kaya na nakita ko po ito, may isa pang in-introduce sa akin, ang tawag doon, International Builders. Kaya lang 7 account. Eh, medyo kulang ang kapital ko. So, ang ginawa ko po ganito. Pwede niyo pong gayahin to. Nagpasok po ako ng 4. Nestor 1, Nestor 2, then Nestor din to. Yan. So, ang una kong tinarbaho, itong tatlo muna, parang yung three heads, yung international, ang kailangan din po dito 4. 4 na tao. Ngayon, medyo bumulusok to. Andito yung international ko. Andiyan si Atsita, Millionaires Club ng company. Palapakan po natin. Ayan. Andito sila. Andito ang Hawaii group ko. Dito po, close to, I think, mga 12,000 ang tao dito. Nung lumaki ang grupo dito, nag-open ako ng 3 ulit dito. Pinasok ang third account ko, Nestor 3. Ito po yung Nestor 6. Ito yung wife ko. Ang group ko po dito sa number 6 account ko, I think, mga 4,000 ang tao dito. Ito yung 2010, na-build ko po dito sa almost mga 2,000 na tao. Ito yung 2011. Dito ako naglalagay ng tao. Noong last month po, nandito kasi ang Dubai ko. Ang production ng Dubai dito, last month is almost 20. More than 20. So, 21,500, magkano kinita ng wife ko? 21,500 ang kinita no, magkano? Ibig sabihin, kumita ito ng 30,000. Ang tanong, si Nestor 3, may kita wala. Meron din po yan. Itong 20 to, magmamatch dito ng 20 kasi ang dami na din ng points. Itong Nestor 3, may kita magkano? 30,000. Ang tanong, ito bang Nestor 1, may kita wala? Magkano? Ganun din, 30,000. Tingnan nyo po mabuti ha, sa ROI ha. Tatlong beses bumalik yung kita mo. Samantalang kung isa ka lang, imagine ko isa ka lang, isa lang ginawa mo, lumaki grupo mo dito, may pay income 20 dito, di 21,500 ang kita mo, magano kita mo? 30,000. Kapatid, ang tanong, anong nangyari ba dito at anong nangyari dito? Parehas lang. Pero ang tanong, ang kita, magkaiba. Tama mo ba? Do the right things on the first time. Kasi pag nag-open ka ng isang account at bumuluso ang grupo mo, magkakasakit ka na iling. Ano yung iling? Sayang, dapat nauna na ako. So ang tanong, nagustuhan niyo po ba ang negosyo? Yes. Nagustuhan niyo po ba ang kitaan? Yes. Problema po ba ang kapital? Yes. Yes din? Alam niyo po, ano nagsisimula ako dito, dinidiscuss pala yung kapital na yun, nagdidilim na ang paningin ko. Kaya lang sabi nga, pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming. Hindi na po ako nagdahilan. Alam niyo bakit? For more than 20 years, nasa employment po ako. Eh wala naman naiiwan sa sweldo, sabi ko. Sabi sa akin ng sponsor ko, if you always do what you always done, you always get what you always got. So itutuloy ko lang yan, walang mangyayari. So anong ginawa ko po para maka-join? Ang ginawa ko po, nagpunta ako ng London. Ano po yung London? Loan dito, loan down. Utang ang binagsakan. Pero alam niyo po, hindi ko kinahiya ang pangungutang. Alam niyo bakit? For more than 5 years ko po dito, 3 kotse na po nabili ko. Nakabili na ako ng bagong bahay. Almost 3 million. Nabayaran ko lahat ng pagkakautang ko. Nakaipon na maganda. Ang daming travel incentive ng company. Tama po ba? Sabi nga, make the best decision. Yung ilalabas niyo pong 7 and 80, kung isang head ka, kung 3 heads ka, o kung ilan lalabas mo, yan po'y susi para mapatakbo mo negosyo. Tama po ba? Ngayon, sa mga nakaupo po ngayon, sa mga namumblema po sa 7 and 80, tingnan niyo po mabuti ito ha,
2011 na po ngayon. September. Kasunod, October. Kasunod, November. Anong kasunod? December. Anong gusto mong December? Silent night o jingle bell? Abay, kung hindi ka gagawa ng action ngayon, aba, ang December, magiging silent night yan. Tingnan niyo po mabuti, 2011 yan. Ang tanong, yan ba ang pinuproblema mo? Pataas ng pataas ang bilihin, kabahan ka na. Linggo-linggo, tumataas ang presyo ng bilihin. Ang tanong, noong 2006 ba, eto din ba ang problema mo? Kapatid, 5 taon na ang nagdaan sa buhay mo, ang problema mo din nababago. Alam niyo bakit? Yung ginagawa mo dito hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagawa mo. Sabi nga ni Sir Jan, if you always do what you always done, you always get what you always got. Kasi kung itutuloy mo yan for the next 5 years, darating po ang 2016, ito pa rin po ang matinding problema mo. Alam niyo bakit? Kasi may cellphone na nagre-ring. Okay. So ano kailangan dito? Hindi na mabuti, law of cause and effect. In every effect, there is a cause. In every effect, anong cause dito? So dapat dito sa cause, magkakaroon ka ng tinatawag na change. Babaguhin mo yung cause mo para mabago effect dito. Tama po ba? Parang ganito po. Kayo po ba'y nakakita na ng drum? Gutom na ba kayo? Lilipas na dyan. Nakarinig na ng drum. Okay. Ang isang drum po ba, pag may pumapasok na tubig, mapupuno hindi? Paano kung yung drum ay butas? Mapupuno hindi? Alam niyo bakit 5 taon wala naman ang bulsa mo? Kumikita ka ng 10,000, ang gastos mo 10,000. 10 minus 10? Zero. Trabaho ko 20 taon? Zero. Any number multiplied by zero? Eh, zero. Sabi ni Robert Kiyosaki, na isang libro siya, ang sabi doon, the illiterate of the 21st century are not the people who don't go to school. Those are the people who don't know how to read numbers. Ang tagal mo nang ginagawa, lagi kang zero, tuloy-tuloy ka pa rin. Magbabago ka dito. Kung dito yung figure, anong babaguhin mo? Babawasan mo ang gastos, dagdagan mo kita. Para makaipon. Tama po ba? Ang tanong, ano yung butas na yan? Ang tawag po dyan, yan po yung mga needs natin. Ano yung mga needs? Andiyan po ang mga pagkain, tubig, kuryente, pamasahe, gatas, ang dami niyang bills. Ang tanong, pwede bang tapalan ng ilang butas? Pwede. Huwag kang kumain. Ayun ko, schedule mo, MWF na kain. Ang mga anak mo, TTHS. Ang mga lolo, every Sunday na kayo kumain. Marami na kayo nakain. Pwede bang oxygen na lang? Ano, anak, wala tayong pagkain. Hinga na lang. Inhale, exhale. Pwede ba yan? In short, samat po ang tawag dito, given. Hindi ito yung ikinok. Yung mga cellphone, pasuyo naman. Oh. Paki-silent mode ang mga telepono. Yung gwardiya, pakitawag, pakikumpiska ang lahat na magre-ring na telepono at irapol. Silent mode. Ethics yun sa seminar. Ethics seminar yun. Okay. Nawala tuloy ako. Itong gastos, ito ang kita. So, samat-samat po, ito yung given. Ano yung X? Ang X po, itong income. Ito, ang anong yan, ang i-correct mo, yung income. Tama po ba? O, ito gagawin mo, anong change gagawin mo? Yung 7980 po na ilalabas mo ngayon, kapatid, yan po yung mag-generate ng tinatawag na income. At ang income na tawag dyan is profits. Maaring ang tawag dito wages, pero binibigay ng AIM Global is profits. O, imagine, ginawa mo AIM Global. After 6 months, kumikita ka na ng 24,000 na lang. Kada isang buwan na lang. Tingin nyo yung 24,000 na yan, ito kinikita sa business, meron kang 10,000 dito, 34 ang kita, 10,000 ang gastos, may savings wala. Di ba pwede yun ang pampatsi sa mga utang-utang mo? Pambayad utang na, tama po ba? Paano kung lumaki ang grupo mo, naging 24,000 per week yan? Tingin nyo, makakaipon ng konti. Kada weekend, nagja-jollibee na kayo. Diba? Nakapag may mega mall na kayo. Paano kung lumaki ang grupo niya? Naging 24,000 per day. Naging nangyari yun, nangyayari sa amin. Tingin niyo, mapupuno to? At pag napuno ang isang drum, posibleng umapaw. Tama po ba? Pag umapaw, maglagay ka ng mas malaking lalagyan. Dito mo ilagay yung sumusobra. Your money makes money. Yan ang sikreto ng mayayaman. Yung pera mo na naandito, lumalago yan kasi nag-generate yan ng mas maraming income. Pwede kang magnegosyo sa iba't ibang negosyo, pwede kang mag-invest sa iba't ibang negosyo. At pag ito na puno, mga kapatid, ang nakukuha po natin hindi needs. Ang nakukuha natin yung tinatawag na iba po yung needs sa wants. Pag sinabing wants, ito yung gusto mong pagkain, ito yung gusto mong bahay, gusto mong tirahan, gusto mong kotse. Ang tawag diyan mga pangarap. Ang tanong, may pangarap po ba? Ang pinakamahirap pong tao hindi po yung taong walang pera, kundi yung taong walang kasi ang pangarap po ay libre. Yung iba pati pangarap, tinitipid.
Nangarap po ba ng magandang bahay? Nangarap po ba ng magandang kotse? Nangarap po ba ng magandang ipon sa bangko? Yung pagbukas mo ng ATM mo, ang laman, mga 10 million. Maganda ba yan? Araw-araw, may sarili ka na ATM na, di ba? Kasi ang pangarap mo, nagkakaalaga ng mga 30M. At nakuha mo, tingin mo, maganda o maganda, maganda? Pero how? Paano kuhanin ang tinatawag na pangarap? Pag ginamit yung 30 million, ang sabi po ng mga expert o mga financial manager, pag meron ka daw 30 million na asset, yun daw po kinikita niyan, na yung 30 million na asset, nag-generate daw, yung kinikita daw po yan, sapat for your wants and for your needs. Ang tanong, how to hit your financial freedom? Dapat alam mo kung gaano ka kabilis kumita. May speed po yan eh, parang ganito. Papunta ka ng lawag. Anong gusto mo sakyan? Mag-eroplano? Mag-motor? O maglakad? Di mas maganda eroplano? Tama mo ba? So may speed dito sa pangarap. Ngayon, nasaan ka ba ngayon? Ano yung bilis mo ba? Isa ka bang self-employed? Isa ka bang empleyado? Isa ka bang negosyante? O isa kang investor? Nasaan kategorya ka ngayon dito? Mabilis makukumpute kung paano mararating yan. Depende sa anong sasakyan ang gagamitin mo ng income. Isa kang empleyado na kumikita ng 10,000 sa loob ng isang buwan, in 12 months, magkano po yan? 120,000 ang kita mo. Sa 10 taong kang mag-ipon ng 10,000 per month, kikita ka ng 1.2 million. 10 taong mong iniipon na hindi mo ginagastos ng sweldo. Ibig sabihin, naikikain ka sa kapitbahay mo, naikishampoo, naikiligo. Sino po dito mga empleyado? Taas po ang kamay. Huwag kayong mahiya. Mga empleyado. Empleyado. Kasi po. sir, ilang taon na po kayo? 48. Ilang taon na po kayong datrabaho, sir? 48 din. Reincarnate na po kayo. Ay, 48 hours. Ilang taon na, sir? 20 years? 23 years. Ang tanong, nakakaipon ka ba ng 10,000 per month? O ipunin mo na, sir, Pauli, ngayon yan. Para at the age of 49, ito ang savings mo. At the age of 58, ito ang savings mo. Ang target mo, 30 million. Ibig sabihin, Sir Polly, makukuha mo yan at the age, kung 10 taong 1.2, 30 million ang goal mo, makukuha mo yan at the age of 348. Kung ikaw si Abraham, anong point, mga kapatid? Kung ito ang bihikulo mo, papunta sa pangarap, mararating mo pa ba, hindi na? Hindi! Kung baga sa ano, pupunta ka ng lawag, nagbibisikleta ka lang, o pupunta ka ng isang malayong lugar, mabagal ang sasakyan mo. Pag ito po ang sasakyan natin, ang tawag yan, walking. Naglalakad ka. Kung may pangarap po kayo, hindi po huwag kayo maglakad. Lumipad ka, may mabilis. Gagamit ka ng bihikulo na suitable sa pupuntahan mo. Ang travel mo, pangarap. Hindi pwede ito. So maghahanap ka na ngayon, anong sasakyan? Ito pwede mong gawin, negosyo. Kapatid, kung magninegosyo ka sa labas, ano laki ng competition? Kailangan malaking kapital. Ang Jollibee po, kung magja-Jollibee kayo, maghanap kayo lang, wala nang mga franchise ng Jollibee, masyadong close na, 50 million ang investment dyan. In 5 years, 5 taon, bawi mo ang kapital mo. Yan yung payback. Ibig sabihin, after 5 years, bawi mo na ang kapital mo. At pwede nga kumita dyan ng 300,000 up to 1 million kada isang buwan. Eh, same global, kinikita rin ito. Hindi naman ganito ang investment eh. Tama po ba? O, i-consider mo ito, nag-aim global ka. Naglabas ka nung 7,980. After 1 year, nag-100,000 ka na kada isang buwan. In 12 months, magkano po yan? 100,000 in 12 months, magkano? 1.2 million. Ibig sabihin, pwede mo ma-hit ang first million mo nang hindi 10 taon, kundi isang taon lang. Kung gusto mo kitain ang first million mo, anong gusto mo? Isang taon o 10 taon? Isang taon. May shortcut po yan. Tama po ba? Ngayon, anong gagawin? Hindi lahat po na nagninegosyo yung mayaman. Alam nyo bakit? Merong isang nakakaligtaan, ang tawag yan, dapat pag-aralan nyo po ito. Hindi lahat na nag-join sa ImGlobal, naging milyonaryo. Merong hindi yung mayaman. Alam nyo bakit? Minsan, ito yung sakit kasi. Ito yung sakit kaya hindi yung mayaman. Acne. Ano yung acne? Dali lang yan. Alam ko na yan. Kasi hindi yung matin ng training. Tama po ba? Kaya hataw, bukas hataw, bye-bye. So, unong atin mo, merong tinatawag na skills and knowledge. Atin po kayo ng NDO. New Distributor Orientation at ASAP. Dito po itinuturo yung how. Paano gagawin ang negosyo. Ito po yung tinatawag na knowledge, kaalaman. Ngayon, ano yung dapat? Sorry. Hindi po yung knowledge. Yan po yung skills mo. How? And attendin po kayo ng OPP. Ano yung OPP? Diniscuss ko ngayon. Kanina sa kanin, Jinko, yung product demo. Dito ay dinidiscuss yung what. Ano yung produkto?
ano yung marketing plan, ito po yung kaalaman mo sa negosyo. Importante po ang skills and knowledge at ito po provide po ng Inglobal. Mga tatlong buwan lang po yan, tatlong buwan na sinisigurado ko sa inyo, ma-acquire nyo na po ito, yung knowledge sa negosyo. Alam nyo ba, para kumita ka ng 10,000 sa employment, napakatagal na panahon pinag-aralan mo yan. May ka-opposite yan sa employment, ang tawag yan, employment, skills, and... Ang tanong, gano'ng katagal yan? Ilan taon po ang elementary? Ilan taon ng high school? Ilan taon ng kolehiyo? Nag-board exam ka? 15 taong kang tinuruan dyan kung paano kikitain ng 10,000 per month. Tama, tama. Tama o tamang tama? Gross yan. Maswerte kung matanggap ka. Tama mo ba? Gross, anong mga binabawas? SSS, withholding tax. 2,000 na lang para sa tax. Magkano iwan sa'yo? 8,000. Pamasahe, parat-parito. Kung sa Makati ka nagtatrabaho, Pasig ka umuwi, mga 100 ng pamasahe araw-araw, 3,000 pamasahe. Hindi ka pwede mag-taxi niyan, tipid na tipid yan, 5,000. Hindi ka pa kumakain, kalahati ng sweldo, ubos na. Kakain hindi. May break time yan, pwede pag-break time, mare, paamoy. Wala ang baon, amoy-amoy na lang. 300 per day, 100 per day. Tipid ang 100 pisong alawa sa pagkain sa araw-araw. Pagkasyahin mo. Isa yung sabaw at kanin na lang kainin mo. Magkano yung tipid na tipid mo yan, 2,000 na lang. May cellphone, maglo-load, ang daming kung ano-anong gastos. O 1,000 para kung ano-anong gastos. Magkano na yung sweldo mo? Tingnan niyo po, hindi ka pa nakatira sa squatter ka nakatira. Hindi ka na, may sarili kang bahay dito. Tingnan niyo mabuti ha. 15 taon ka nag-aral, ang ito na kinikita mo, nag-masteral ka pa. Eh mas malaki pa sweldo ng katulong mo. Katulong niyo. Alam niyo, sabi ni John Calub sa The Law of Attraction, ang natutunan daw po natin dito, ang tinuro nitong school na to, itinuro sa atin kung paano tayo maging mahirap. Tama, tama. Kasi natutunan mo dyan kung paano maging magaling na empleyado. Tama po ba? Ngayon, kung ito natutunan mo, sabi niya, you have to unlearn what you have learned. You have to unlearn, kalimutan mo yung natutunan mo at pag-aralan mo yung bago. Tama po ba? Ngayon, natutunan mo na to. Attend ka nito. Tatlong buwan lang yan. Ang course mo na ito, bibigyan kita ng course, BSM, Bachelor of Science in Millionaireing. Magpakayaman ka sa Inglobal. Unang gagawin ng paraan, bago ko umatay ng mga trainings na, iba siguriste. O sige, para sigurado. Hindi muna ako mag-i-invite. Atin muna ako ng NDO ASAP. Mag-i-invite muna ako para sigurado. Para sigurado, kuha muna ako ng dalawa. Para pag mag-join siya, saan ako mag-join? Yung iba, ganyan ang mentality. E nalaman nitong dalawang to, ah, ganun ba? Pwede ba yun? O sige, kukuha din kami ng dalawa. Para sigurado. E nalaman nitong apat na to, yung pinagagawa yung tatlo. Eh, kuha din tayo ng tigagalwa para sigurado. Dumami sila ng dumami, walang kumikita. Bakit? Wala namang member dyan eh. Ang masama yan, ang dami nag-iimbit ha. Minsan nag-invite, nag-join. May credit card, nag-join. E di nagmamadali lahat kayo. Lahat kayo, naging downline nito. Kung ikaw sigurista, pumusisyo ka na. Ilabas mo na yung 7-8 yan. Kung ikaw sigurista po, itong 7-8 yan, ilabas mo na. Huwag nang patumpik-tumpik. Kung nasa bangko yan, tanggalin mo na sa bangko. Magkano yung interest niya? Naka-savings account yan? 1% per annum. 79 pesos less 20% tax, mga 50 pa, isang value meal lang yan. Every year kakakain ng ano. Kung yan ay nasa bulsa mo, isang linggo ubus yan. Kung yan ay nasa drawer, lagyan mo ng kumot, patong-patong. Bakit? Samahan mo ng chani. Para sa ng chani. Pag naubusan ka ng pera, chachaniin mo araw-araw yan. Bukas makalua, chani na lang naiwan sa'yo. Sa mga namumblema po sa 79, gawin nyo ng paraan. Isa sa mga paraan na pwede nyo gawin, yung ginawa ko, nangutang ako. Sa negosyo, legal, ethical, moral ang pangungutang. Kaya lumalaki po ang Banco de Oro, Metro Bank, dahil sa mga mangungutang na negosyante. Tama po ba? Wala nang ito negosyante na walang utang. Lahat yan nagpapaikot ng pera. Tama po ba? Ngayon gusto magsimula sa negosyo. Ang mga negosyante yung check, pag walang pera, nag-loan sa banko para magnegosyo. Maliit ka pa negosyante, mag-loan ka rin. Utangin mo rin yan. Pero tip, mahirap utangin ng 8,000. Mahirap. Ganito gawin nyo. Maghanap ka ng walong kaibigan, utangin mo tigi 1,000. Mas magana 1,000 kumpara sa ano. Ngayon kung mga kaibigan mo, alam, mga hirap din, maghanap ka na 1,000 kaibigan, utang mo tigo 8. Ako, kahit di mo kaibigan, baka utangin ng 8. 8 lang pala. Hindi tayo magkakahiyaan dyan, di ba? O, ganito pa. Di ba may mga unlimited text ngayon? Di ba unlimited text to all network yun? 20 pesos lang, di ba? Marami ka nang matetext. Ganito gawin nyo, mag-unlimited text ka. All network. Ito yung mensahe mo. Mangungutang ka, di ba? Ito yung bibigyan ko kina script sa pangungutang. Write message. Friend, paper naman.
kailangan ko ng 8,000 na kapital sa napakaganda negosyo. May 7,000 na ako dito. 1,000 lang kulang ko. Friend, ikaw na lang huli-huli kong kaibigan malalapitan. So help me. Then option, send to all your friends. Solved yun! Pagkasend, pag nakakawalo ka na, pag nakakawalo, tantanong mo na pagkasend, ha? Join ka muna, join! Pagka-join mo, balikan mo yung walong kaibigan mo. Bakit yan lang balikan? Dala mo yung produkto. Yan ang mga pagpraktisan mo. Bentahan mo itong walo. Hindi makakatanggi yan. Bakit? May utang ka. Kahit di ka magaling paliwanag, Mare, bayad ko. Mare, 1-2 Ang utang ko sa'yo, 1,000. Ikaw may utang sa akin. Magbayad ka ng pagkakautang mo. Di na baligtad. Eh, nagusto mong kaibigan mo yung product. Ito sinisigurado ko po sa inyo. Pag ginamit yung product niya, magugustuhan. Nagustuhan. Nag-reorder. Pag nag-reorder, huwag mo nang pagkakitaan. Ang sabi mo sa kanya, Mare, alam mo, nakatulong ka sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakadyan sa Global. Mag-join ka na rin, Mare. Magkano ba membership? Ito, 7,980. Eh, mabigat yan. Mabigat yan. Di ko kaya. Hanap pa rin walo, katulad ko. Huwag mo nang hanapin ako. Okay. Ngayon, kung hindi kaya 1,000, gagawa ng paraan. Pwede hindi sa size na kaibigan. Mas magaan to. Tigli 500 lang. Ito, utangin mo. Kung hindi kaya, gawin mong 32. Magano yun? 250. Pag hindi pa rin kaya, 64. Utang mo ng 125. Pag ito na inuutang mo sa mga friends mo, isa lang ibig sabihin, mga poor ang friendship mo. Ba? Sabi nga, poor plus poor, dukha, timaw at yagit, ang bagsak niyan. Kung ito hindi pa rin kaya to, humanap ka na ng 7,980 na kaibigan, utangan mo ng tigpipiso. Anong point po? Maraming paraan. Tandaan niyo, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming. At walang mayaman, kapatid, na puro dahilan. Alam niyo, sabi ni Bill Gates, you can either make money or excuses, but you can never make money by making excuses. According to Brian Tracy, sabi niya, beware, the disease of excusitis and the inflammation of excuses making glands is fatal to your success. Nakakamatay daw po. So, sa mga taong hindi gumagawa ng paraan, excuses tawag doon, nagagawa ng paraan yan. Pwede naman kayo maghati-hati. Kunya, magkaibigan kayong dalawa. Hating kapatid kayo. Mare, hati tayo sa 79. Ang tawag dyan, partnership. Tig 3,990 kayo. Hati kayo sa produkto. Hati kayo sa kita. Pero gawa kayo ng MOA para walang away. Kasulatan na memorandum of agreement. Ngayon, kaya na po. Kaya, mas maganto kumpara sa 8,000. Tama po ba? Ang tanong, kaya na ba to? Mukhang malungkot pa rin mga pagmumukha nyo. Pwedeng apatan. Apatan. Hindi yan partnership. Ang tawag dyan, korporasyon. Corporate account, 1,995. Mas magaan to kumpara dito. Kung hindi pa rin kaya ito, humanap ka ng 10. Hindi po korporasyon ang tawag yan. Ang tawag yan, asosasyon. Asosasyon ng mga walang pera. Ikaw ang presidente ng asosasyon. At least, ikaw ang president, di ba? Kung hindi pa rin kaya ito, pwedeng damihan nyo, pwedeng 100. Pero hindi po asosasyon ang tawag yan. Ang tawag yan, kooperatiba na. Tadami nyo na. Tigsi 79 pesos and 80 centavos kayo. Kaya lang, pag kumita kayo ng 1-5, magpapartihan kayo, tigkikinsi lang po kayo. Sa dami yung nag-ate. Babawasan pa po ng 10% tax yan. Kaya maiwan sa cheque mo, ang yabang mo, pambaliw, 1350. Pagpunta nyo ng BDO, tatlong valid ID pa kailangan yan. Pag hindi nyo pa rin kaya ito, mga kapatid, abay kahabag-habag na ang buhay mo. Ito mas bagay sa'yo. Para matapos na ang paghihirap mo. Ano yan? Gulong, pasagasa ka na. Anong point po? Maraming paraan. Tandaan nyo yung 7,980 kapatid, mawala man sa bulsa mo yan, hindi mo kahihirap yan. Sinong kapatiwakal pag nawala ng 7,980? Wala, 7,980. Alam, yung 7,980, huwag mong panghinayangan. Ang panghinayangan mo, yung pangarap mo. Na pag hindi ka naglabas sa 7,980, pinapatay mo yung pangarap mo. Tama mo ba? Sabi nga, hindi po natin kasalanan ang isinilang tayong mahirap. Pero ang mamatay po ng mahirap, kapatid, yan po'y kasalanan mo. Alam niyo bakit? Marami pong sinisilang na mahirap yung mayaman. Marami sinisilang na mayaman, minsan makita mo, mahirap na. Alam niyo po ba yung katotohanan? Kung iniisip mo na kaya mong yumaman, tama ka. Kung iniisip mo na hindi mo kayang yumaman, tama ka. Lahat ng iniisip mo, may tama ka. At tama ka. May tama ka. Lahat ng nangyayari sa'yo ngayon, yan ang tamang ginawa mo dito. At ang mangyayari sa bukas, dapat tama ang gagawin mo ngayon. So make the best decision. Bago po tayo magtuloy-tuloy, binabati po namin ang mga downline sa British, Columbia, Canada. Si Jenaline Jurado, Sally Mamon, Papalakpan natin
Sabrim Villanueva, Anita Francisco, Helen Tumaga. They are now watching yung sana natin sa website natin. From Teddy Flores, Upline, Eagles Alliance, Pangasinan. Wala yun. Hi po. Happy viewing po. So, ang tanong, nagustuhan niyo po ba negosyo? Okay, bago tayo mag-iwahiwalay. Bago po tayo mag-iwahiwalay, dapat within 48 hours nakagawa ka na ng paraan. Yun po yung itinatawag na, naandun po yung desire mo. Pag pinalampas mo ang 48 hours, nawawala po yung desire. Kasi ang tayo po, parang computer, may program. Ngayon, maganda yung program mo. Ang program mo ngayon is gusto maging successful. Kapatid, sa labas, mayroon tinatawag na virus. Mga success killer, ano yun? Yung po mga negative na nakapaligid sa buhay mo. Baliw na baliw ka ngayon. Pag uwi mo, unang kwento mo, mami, payaman na tayo. Ano sabi ng nanay mo, anak, gutom lang yan. So, nanay-negative ka. O, bago tayo mag-iwahiwalay, mga kapatid, may isang kwento lang po ako. Para saan po ang kwento? Para sa lahat po na magjo-join at sa hindi magjo-join. Sa mga magjo-join nga po pala, kung kayo may mga credit card, pwede po kayo credit card. Kasi ang credit card is 30 days bago dumating ang bills nyo. Pwede rin kayong mag-cash, pwede kayong mag-check. Kaya lang pag-check is weekly ring. Sa mga magme-member po, ito pong kahera dyan bukas. Meron bukas din ang cashier natin sa 7th, sa 3rd floor. So sa mga magjo-join po, bandang likuran po ang punta nyo. Sa mga hindi magjo-join, magsiiwan kayo. Dito muna kayo. At hindi po yan ang daanan ng mga hindi nagjo-join. Dito po kayo dadaan sa bintana. Kaya mag-join ka na. Mataas ta siya, 7th floor tayo. Okay, ito po yung kwento bago tayo mag-iwahiwalay. May moral lesson po dito sa kwentong to. Ito yung kwento. Si Pedro, may bagong tayong bahay. Kinabukasan, pumunta sa kanya mga kabarangay niya. Sabi sa kanya mga kabarangay niya, Pedro, kailangang lisanin natin ang ating barangay kasi magkakaroon ng malakas na bagyo. At ang sabi ng PAGASA, babaha sa ating barangay. Nasa mababang lugar tayo. Tuwing bumabagyo, binabaha ang barangay natin. Kailan lumisan tayo? Ang sabi ni Pedro sa mga kabarangay niya, mauna ka na, mauna na kayo. Hindi ako pababayaan ng aking Panginoon Diyos. Kinagabihan po, umulan ng malakas. At inabot yung bahay ni Pedro, inabot hanggang second floor. So si Pedro, hindi umalis sa bahay niya. Dahil matindi ang pananampalataya niya, andun pa rin siya. May dumadating na bangka. May nakasakay na isang lalaki. Ang sabi kay Pedro, Pedro, sumakay ka na sa bangkang to. Ako ang Kapitan del Barrio. Pinuntahan kitang personal dyan para iligtas ka. Ang sabi ni Pedro kay Kapitan, Kapitan, mauna ka na. Hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinagabihan, tumodo ng todo ang ulan. Inabot po, lubog ang buong bahay ni Pedro. So si Pedro, nasa bubong. Nakaupo sa bubong. Medyo malungkot na. May dumadaling na rubber boat. May lalaki na naman nakasakay. Ang sabi nung lalaking nakasakay sa rubber boat, Pedro, ako ang mayor ng bayan. Sumakay ka sa rubber boat na to kasi kung hindi ka sasakay, mamayang gabi, magpapabukas ako ng dam sa bundok. Pag pinabuksan ko, lubog ang buong bayan. Sigurado ako patay ka. Ang sabi ni Mayor, ni Pedro kay Mayor, Mayor, mauna ka na. Hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinagabihan, pinabuksan na ni Mayor ang dam. Lubog ang buong bahay ni Pedro. Pero ano nga ba si Pedro para may anting-anting buhay pa? Nakasabit sa antena. Noong antena ng TV, maalong-along. Mamaya, may dumarating na helicopter. Iniikutan si Pedro. Paikot-ikot. Ang sabi kay Pedro na nasa helicopter, naka-megaphone. Pedro, ako ang presidente ng Pilipinas. Iniwanan ko Malacanang para sa'yo. Iaabot mo ang kamay ko sa'yo para maligtas ka. Ang sabi ni Pedro kay Presidente, Presidente, bumalik ka sa Malacanang, hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinabukasan si Pedro, nasa Panginoon Diyos na. Sa langit na siya, isa na siyang kaluluwa. Okay, galit na galit si Pedro sa langit, nagdadabog. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, bakit niyo ako pinabayaan? Anong sagot niya? Yun ang dialogue niya. Sinagot siya ng Panginoon, Pedro, hindi ka namin pinabayaan. Wala pang baha, pinasusundo na kita. Ang tigas ng bumbunan mo. Tumaas ang baha. Sabi ko kay Kapitan, sunduin si Pedro. Nasa bubungan ka. Sabi ko kay Mayor, wag na wag kang magpapabukas ng dam hanggat hindi mo nasusundo si Pedro. Nakasabit ka na sa antena, Pedro. Pati Presidente ng Pilipinas, pinapunta ko na. Nagrenta pa kami ng helicopter para baligtas ka. Pedro, ang nagpabaya sa'yo ay hindi kami. Ang nagpabaya sa'yo ay ikaw. So, ano moral lesson? Sana wag kang Pedro. Anong moral lesson po? Ito po yung representation ng attitude natin. Representation ng attitude natin. Yung pumbaha na tinutukoy ko doon na tumataas yan po yung kahirapan. Normal po na dumadating ang kahirapan sa buhay ng tao. Tama po ba? Ang panalangin mo, gusto mong umasenso. Ang Panginoon po, nagbibigay ng opportunity o daan para umasenso ka.
Hindi ang Panginoon, hindi gusto ko yumaman, ibababa ang anghel, may dalang maleta, yung mayaman ka na. Hindi ganun yun, di ba? Walang nakita malakas man na langin, kahit may anting-anting bato, bala na magpatambling-tambling ang lumuhod na maglakad. Walang bababa ang anghel na may dalang sobra, ito pambahid mo ng miralko. Walang ganun. Ang ipakikita sa way o paraan para umasenso ka. Parang ganito po ngayon, nakaupo kayo ngayon dyan. Maring bago pumasok itong taon na to, bago pumutok ang 2011, ang panalangin mo, gusto mo maging masagana ang 2011 mo. Kapatid, maswerte ka. Alam mo bakit dinidinig na ng Panginoon ang panalangin mo? Nakaupo ka ngayon, maaaring kinulit ka ng kaibigan mo para ipakita lang ang sasakyan papunta sa pangarap mo. Tama po ba? So kapatid, sana po wag kang si Pedro. Pag sinusundo ka ng isang kaibigan, at hindi 500 ang habol niyan sa'yo. Hindi 500, gusto mo, soli pa namin yan. Ang habol sa'yo niyan, gusto niyang kitain mo yung potential na pwedeng kitain niya. Tama po ba o tama? Kaya ngayon pa lang, pasalamatan mo na ang nag-invite sa'yo. Pasalamatan mo na. At magdiwang kayo, alam bakit? Pagkatapos ng seminar na to, kakain kayo. Ang magpapakain kayo, yung mga invite. Okay? So nagustuhan niyo po ba negosyo? Dito po sa Global, may mabilis yumaman. May mabagal yumaman. Pero isa lang po ang sigurado. Kapag nag-aim global ka, sigurado, yayaman ka. Good morning!